Hello everyone! I'm here again, Nalina Anikar. So ang tutorial natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-live sa StreamYard gamit ang Ninja and then connect to your main channel. So napakadali lang guys kung paano gamitin. So gayahin mo lang ang aking gagawin. Tara, let's! So punta ka lang dito sa Chrome. Itong ginagalaw ko, kung nakita nyo, so press mo lang itong Chrome. Press natin. And then kung makita nyo itong search, so i-search mo lang siya, punta ka lang dito sa search, itong pre-press ko, so i-press natin yan. And then i-type mo lang yung www.streamyard.com. So kung nakita nyo, nandyan na, so i-search mo lang to ng www.streamyard.com. And then i-search natin, so i-press lang natin itong check, nasa baba. So i-check natin. So ngayon nandito na tayo ngayon sa StreamYard. So mag-recreate tayo. Bali may nakasulat sa taas kasi na-reach ko na yung usage limit ng free plan ng StreamYard. So gagamit tayo ng Ninja para i-connect natin sa ating main channel. So kung makita nyo to, may nakasulat dito na you've almost reached your monthly usage limit on the free plan. So na-reach ko na ang limit ng month sa StreamYard. So gagamit ako ng Ninja para i-connect ko sa aking main. So, paano nga bang gagawin? So, napakadali lang. Susundan mo lang ang aking gagawin. Tara, let's! So, ngayon kung makita nyo itong search, so press natin itong search. I-search natin ang www.streamyard.com. So, kung makita nyo itong una na www.streamyard.com, so press lang natin to. Press natin. So, ngayon nandito na tayo. So, ganito ang magpapakita. So, punta ka lang dito. So, i-type mo lang yung Gmail mo. So, i-type natin ang Gmail. So mag-type tayo ng Gmail na gagamitin nyo. So gagamit tayo ng Ninja. So gagamit ako ng Ninja ko. Brianna Martin at gmail.com. So gagamit tayo ng ating Ninja. So itong ginamit kong Gmail, ito yung Ninja ko. So press mo itong get started. So mag-email sa'yo sa iyong Ninja na ginamit na Gmail. So check mo yung Gmail mo. Tingnan mo kung ano yung code na sinend sa'yo. 1-800-97. And then, press mo lang itong login. So, maglalagin tayo, login. So, ngayon nakalagin na tayo. So, kung may makita kayo dito, sabi niya, how are you planning your StreamYard? So, first time ko lang ginamit kasi itong Gmail na to ngayon. So, kailangan mo, naka-desktop site ka lagi. Kung nakita niyo yung ginagalaw ko, yung tatlong dot doon, kailangan nyo, so, i-press natin yon. Tapos, may makita kayong ganito, kailangan ito laging naka-desktop site. Yan, so naka-desktop site siya. And then, ngayon, so skip natin to, skip. So, ngayon, nandito na tayo ngayon. So, kung makita nyo, ganito yung magpapakita. So, press mo lang tong YouTube channel. So, i-press natin tong YouTube channel, tong ginagalaw ko. So ngayon nandito na tayo. So hanapin mo lang dito kung alin dito yung main mo. Then i-connect mo lang dito yung main channel mo. So ang main channel ko ay yung Melina Anikal. So i-press ko tong Melina Anikal. So ngayon nandito na tayo ngayon. So may mabasa kayong ganito. So i-allow mo lang. So i-press mo yung allow. Press natin yung allow. So ngayon nandito na tayo ngayon, gumamit tayo ng Ninja na i-connect natin sa ating main channel. So napakadali lang kung paano gawin. So ngayon kung makita nyo, dito tayo sa destinations. So ngayon nakakonect na tayo dito sa ating Ninja. So punta ka lang dito sa broadcast. So i-press natin yung broadcast, press mo lang yung broadcast, press natin. So magla-live ako ngayon, so mag-create tayo ng ating schedule ngayon. So kung makita nyo, merong create dyan. So yung create, so press lang natin itong create.
Then punta ka lang dito sa live stream. So press natin yung live stream. So yan, kung makita nyo, nakakonect na tayo ngayon sa ating Ninja gamit ang main channel. Yung profile mo dito na main channel, so i-press mo lang to, press natin. So nandito na tayo ngayon, so maglalagay tayo ng title. So ang lalagay kong title ay, so maglalagay tayo ng title, so let's connect each other guys. So ang date ngayon ay 22, so lagyan natin ng 22 2023. So ito yung title ko, let's connect each other guys, 622. And then nasa'yo na rin kung gusto mong lagyan ng description. So hindi ko nalalagyan yan. And then kailangan to laging naka-public. So press natin tong arrow. So may makita kayo dito na tatlo, public, unlisted, and private. So laging naka-public to guys. So turn on mo lang tong public, turn on. So pagka-turn on mo, so nakalagay na siya public. And then press mo tong schedule for later. So press natin tong schedule for later. Yan. So kung makita nyo, naka-schedule for later na siya. And then yung upload thumbnail. So mag-upload tayo ng thumbnail ngayon. Press mo lang tong upload thumbnail. So press natin. So pagka-press mo yung upload thumbnail, mapupunta ka sa gallery ng phone mo. So kung makita nyo, nandito tayo sa gallery ng phone. Eto, so may napili na ako. So gagamitin ko to, itong profile ko na to. So gamitin natin to. And then i-done mo lang siya, press mo yung done. So kailangan mo siya, i-adjust mo lang siya. I-adjust mo lang. So adjust natin. So ito na lang, kunin ko yung kilay. So ayan. So ito yung gagamitin kong thumbnail. So i-apply mo lang siya, press mo lang yung apply. So press natin yung apply. Yan. So nakalagay na tayo ng thumbnail. Punta ka dito sa today. Kung anong oras mo siya i-set up. So ang oras na ngayon ay 4:24. So i-set up natin ng 4:40. So press mo lang tong 6. So lagyan lang natin ng 4. And then so 4:40. 4:40 tayo mag-start, so PM. Then press mo lang yung create broadcast. So press natin tong create broadcast. So ito naka-set up na tayo. So i-check natin ang YouTube kung naka-connect na siya. So i-check natin yung aking main channel kung meron nang naka-set up na 4:40 PM. Na-schedule ko ngayon. So tingnan natin. Mag-exit tayo dito guys. Punta ka sa YouTube. So punta tayo dito sa YouTube. So ito yung YouTube. So punta ka lang dito sa YouTube. Itong ginagalaw ko. So i-press lang natin to. Press natin. So ngayon nandito na tayo ngayon sa YouTube. So i-check natin kung meron na tayong naka-schedule para sa 4:40 PM. So punta ka lang dito sa profile mo sa taas. Yung ginagalaw ko yung nasa right side, kung makita nyo yung napakagandang profile ko dun, so press lang natin yon. So press natin. So pagka press mo, so punta ka lang dito sa your channel. So press natin tong your channel. And then punta ka lang dito sa live. So ito yung main ko. So tignan natin kung may naka-schedule na sa aking live ngayon. So punta ka lang dito sa live, tignan natin. So ayan guys, kung nakita nyo, meron na tayong upcoming live ngayon. So yung nakalagay dito na schedule is 22/6/2023. So tignan natin, so i-press mo to, itong upcoming natin. Ayan, so kung makita nyo, may naka-schedule na dito na ating upcoming. So nakalagay dito na this live event will begin in. So dito guys, nakalagay siya ngayon yung 4:40. So ang date ngayon ay June 22. So magla-live tayo ngayon. So nakaset up ako ng 4:40. So ituturo ko sa inyo paano mag-enter studio para mag-go live na tayo. And then so may naka-schedule na tayo guys. So ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-go live gamit ang StreamYard. So ngayon magse-set up na tayo ngayon ng live. So ituturo ko kung paano. So punta ka ulit dito sa Chrome. So i-press natin tong Chrome.
So ngayon nandito na tayo sa Crow. So bago mo siya i-go live, so make sure na naka-turn on yung monetization mo. So punta muna tayo sa studio. So punta muna tayo sa studio. Punta ka muna sa studio mo. So ngayon nandito na tayo ngayon sa studio. So hanapin natin yung ating upcoming live. So kung makita nyo, ito na yung upcoming live ko. So kailangan to naka-turn on. Kung makita nyo yung monetization, so nakalagay off. So kailangan mo to i-turn on. Wag na wag mong kakalimutan. So press natin itong off. So may nakalagay dito na dalawa, on and off. So press mo lang yung on. And then save. Press natin yung save. Yan. So kung makita nyo yung upcoming live ko ngayon, so magla-live na tayo ngayon. So kung makita nyo siya, so naka-turn on na yung monetization. So wag na wag nyong kakalimutan guys ang inyong monetization dahil yan yung ads nyo. And then after yan, balik ka ulit sa StreamYard. So balik ulit tayo sa StreamYard na ating sinet up. Yan. So nandito na tayo ngayon sa ating sinet up na StreamYard. So kailangan, kung makita nyo yung tatlong dot doon, wag na wag mong kalilimutan na ilagay sa desktop site. So punta tayo dito sa tatlong guhit. So i-press natin itong tatlong guhit. And then, kung nakita nyo, naka-desktop site na siya. So kailangan guys, wag nyo kakalimutan, i-rotate nyo siya. Ipapahiga, kasi ako nakapatayo ngayon, so ipapahiga ko. So kailangan nakapahiga tong CP nyo, so i-rotate natin, auto-rotate. So ayan, naka-auto-rotate siya sa akin, so i-rotate natin, so ipapahiga natin. So ayan, nakahiga na aking phone, and then center studio natin. So kailangan naka-desktop site kayo guys, hindi nyo, wag nyo kakalimutan yan. So naka-desktop site tayo. So punta ka na sa Inter Studio. So Inter Studio na natin. So Inter Studio, press mo lang tong Inter Studio. Kung ayaw mo magpakita, press mo yung step cam. So i-press din natin yung mute para hindi ako marinig muna ng mga viewers pag gino-live ko. Then press mo yung edit avatar kung gusto mong maglagay ng picture. And then pindutin mo itong plus, itong ginagalaw ko at mapupunta ka sa mismong gallery ng phone mo. At mamimili tayo ng ating ilalagay sa avatar para may picture tayo sa ating profile. So kung makita nyo, napunta na ako sa gallery ko. So hanap tayo ng pwede kong i-profile. So ayan, nakahanap na ako. So ayan yung ilalagay. And then i-press mo yung done. Kung nakita nyo yung done kanina, i-press nyo lang yun. So ito yung ilalagay kong profile ko sa edit avatar. And then press mo lang yung apply. Yung apply na ginagalaw ko, press mo lang yan. Then kung makakita nyo, meron na tayong picture sa edit avatar. So kanina wala tayong picture, and then press mo lang yung enter studio. Yeah. Kung makakita nyo yan, yung ginagalaw ko, so press mo lang yung enter studio. Enter studio, so mapupunta ka dito. Then, kung makita nyo yun, i-press mo lang yan, yung ginagalaw ko. Press, add to stream. Then, mapupunta ka na sa taas. And then, press mo yung got it. And then, go live mo na siya. Two times, press the go live. Two times, press the go live. Kung makita nyo yung profile nyo, so you are live. So may nakalagay doon na you are live. And then kung makita nyo yung arrow na nakalagay na here, so press mo lang yung comments. Para mapunta ka sa mga nagko-comment sa iyong live. So ayan na yung mga viewers ko. So ayan yung mga special viewers ko. Si The Ideal Eileen Official, Jane Comedero, Idol si Paul. So yan guys, yung mga special viewers ko ngayon sa aking tutorial. I-copy paste na natin ngayon. So press mo lang invite. And then i-copy mo lang siya. Pagka-copy mo, mapupunta ka sa comment section. So kailangan mo i-copy yung StreamYard mo para yung mga gustong umakyat ay makakaakyat. So punta ka lang dyan sa comment section, yung arrow na nilagyan ko. I-copy paste mo lang siya. Press mo, long press mo lang siya and then paste. So kung makita nyo, nandyan niya yung hagdan ng StreamYard. Then press mo yung arrow. Yung pinipindot ko. Pagkapindot mo, so kung makita nyo, nandyan na yung hagdan.
sa mga gustong umakyat ay makakaakyat sila. So kung nakita nyo, nandyan na siya. Kung makita nyo yung araw na nilagyan ko, so naibaba na yung hagdan at sa mga gustong umakyat ay makakaakyat sila. So ganyan lang kadali guys kung paano gamitin ang Ninja na i-connect natin sa main channel natin kapag tayo na-reach ng free plan sa StreamYard. So that is for today. I hope na nakatulong ako sa inyo sa tutorial ko na ito, especially sa mga new beginners na hindi marunong gumamit ng StreamYard. See you on my next tutorial. God bless us all. Thanks for watching. Bye-bye!